Hello guys, welcome back to my channel. Sa araw na ito, gagawa ulit tayo ng manggas. Ibang klase ng manggas. Ito ay ang cup bishop sleeve. So, may na natin ilalagay yung kwan. Alam mo na tayo. Pag nangyari na siya. So, ang gagawin natin, ito yung basic pattern niya. Walang i-adjust dyan, kundi gugupitin lang natin siya para ibuka natin para maging bishop sleeve siya. So, start na tayo. So, ayan, umpisa na natin ha. Gugupitin natin ito. Itong kalahati. Katapos, itong ito, i-divide natin sa tatlo. So, ayan. Ayan. Isang two. At isang isang 2 at saka isang 2 and 1/4. So, ayan. Sa kabila din, ganun din ang gagawin natin. Isang 2. So, ayan, tatanda na natin yan. So, ang ating gagawin, ating guguhitan. Ganon din sa paggawa ng ano, guguhitan natin. So, ganyan, gaganyan natin ha. So, ganito dito, i-divide din natin siya. So, to, so, dito ang 2. And then, dito natin hatiin yung ganon din dito. So, ayan. Madali lang. So, atin na siyang guguhitan. Guguhitan na natin siya, ha? Yung, kung halimbawa, nagdiretso kayo, nakapunta dito, hindi kayo, hindi nyo alam yung paggawa ng basic, kasi basic, anong agad tayo sa basic, dumiretso na tayo sa basic. Meron ako diyang tutorial ng basic pattern ng manggas. So, susundan nyo lang yun. Ayan, hanggang doon na. Karoon din dito. So, ayan. Ang gagawin natin, gugupitin natin. So, ayan na. Una muna natin gugupitin yung gitna. Gugupitin lang natin. Napakadaling sundan. Kailangan ay meron din kayong piles nito. So, pag gumawa kayo ng pattern, meron kayong titingnan-tingnan din. Kasi hindi naman tayo, ano, hindi tayo lahat photogenic or ano yan. Hindi photogenic, kundi yung ano ba yung natin? Sa isip natin. Yun. Gupitin natin lahat yung ating ginuhita na yan. Meron din dito sa kabila. So, pira-piraso na yan, ha? Ganda lang gupit natin para hindi na tayo mag-add-add kung ano pa yung ating gagawin. Ito na yung pinakamadaling gawin.
So ayan na. Natapos na nating gupitin, no? Pira-piraso na siya. So ayan. Natin na siyang ayusin. So ayan na siya. Oh. So ang gagawin natin dito, ipin muna natin yung gitna doon. Ayan, ipin natin yung gitna. Dito muna tayo sa ibaba mag-umpisa. So, ayan. Dito, so, ayan, guhitan natin muna ang gitna para hindi pilipit yung ating mangga. So, ayan, magmamark tayo dito. So, guhitan natin ha, para may susundan tayo. Ayan. Dito, ilalayo natin ng 2¼. Ilalayo natin dito sa guhit ng 2¼. So, ayan. Lagyan natin ng pin, ha? 2¼. Mula dyan sa guhit, ilalayo natin. So, ayan. Lalagyan natin ng pin. Kasi ang ginagamit ko is tipyos. Hindi ako gumagamit ngayon ng pattern paper dahil hindi naman makalabas, hindi makabili. Naubusan rin si madam. So, ito na lang is tipyos ang aking ginamit. So, ito. 2¼ din dito. Yan o. 2¼ din ang ating gagawin. So, ayan. Lagyan natin ng pin. Ayan. Dito, sa dalawang ito natitira dito sa kabila, 1¾ ang ating ilalayo. 1¾. Ayan o, 1¾. So, lalagyan natin ng pin uli. At lalagyan natin ng 1¾. So, dito din, ganun din gawin natin. 1¾ din. So, lalagyan natin ng 1¾. 1¾. So, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. So, yan. 2¼, 1¾. So, kailangan ninyo medyo malaki-laking tela. Kung may bias tayo, kung malaki ang tela, ibabias natin ito. Pero kung hindi naman, at wala tayong maraki kasi ang konsumo ng bias. Kaya, mas ganda ito kung ang ating tela ay hindi gaanong kalakihan. So, igaganito na lang natin siya. So, 1¾. 1¾. So, ayan. Yan. Tignan ninyo, ang laki na niya, ang lapad niya na, oh. Oh, ang lilaya niya, ang lapad niya. So, ang daming pleats yan. So, ayan na, ha. Lagyan natin ng kwanti ito, pin, para hindi siya magkahiwa-hiwalay at maging maayos. At gugupitin natin yan mamaya para makita nyo ang shape ng manggas. So, ayan. Ito yung ating front. Ito ang back. So, ayan na. Dito sa baba, dito sa sentro, sa sentro na yan, magbaba tayo ng 1/2 inch. So, baba ng 1/2 siya ang ibaba natin dito.
dito sa ating ginuhit na ito yung sintro kanina na nung nakadikit pa siya, hindi pa nakagupit. Ayan, yan yung sintro niya. So, ayan. Ang gagawin natin ngayon, isi-shape natin siya. So, ayan. Yan ang basihan natin at isi-shape natin siya ngayon. So, ayan na. Ayan. Oh. Ayan. Dito naman sa kabila, gagawin din natin. So, ayan. So, yari na yung ating manggas. So, gugupitin natin para makita yung shape ng manggas. So, gupitin ko ha. So, ayan na yung manggas, oh. Ito na yung manggas. Kalahati siya yung half. Pero ito yung buo niya. Ayan, ang buo niya. Ayan, ang manggas. Dito ka ngayon maggaganyan ng shearing. No? 3/4 lang ito. So, gagawa tayo ng cup. Cup, pinaka-cup nito. Dahil ito ang ito, cup, bishop, cup sleeve. So, lagyan natin ng bishop sleeve with cups. So, ayan na. Ayan ang ating manggas. Naging ganyan na siya. Mas matipid kaysa bias. Kasi pag bias ang ginawa mo, bias talaga, malaki ang kain ng tela. So, kung ang tela natin ay hindi pwedeng i-bias, so ganito ang gagawin natin. Gupit-gupitin natin siya. Ayan, no? Guhit muna tayo ng straight na ganyan. And then, pagtatluhin natin. So, ang una nating kwan, ang una nating gagawin, mula dito sa gitna, sa center, 2¼, and then yung sa gilid ay 2 inches, and then paghatiin mo na itong dalawang natira. Ganyan ang paggagawa niyan. So, gagawa tayo ng cup. Sa cup, gagawa tayo ng cup ito. So, susuka tayo dito ng 5 inches. 5 inches. 5 inches ang width niya. Depende. Ito ay regular ha, pero kung malaki yung susukat yung inyong customer o kaya yung gagawa ninyo, syempre mag-a-adjust kayo niyan. Ito ay regular lang ito. Dito sa taas, so 11 ang sukat ng ganito niya, 11. So 5½. Kaya kasi ito 3/4, so susukatan niyo ang dito. Yung medyo bitin sa mula dito. Hindi dito ang 3/4, dito naman yung ano, yung elbow. So the 3/4 nandito sa half ng ano. Susukatan niyo 'yan with 2 fingers inserted. So ayan, 11. Dito sa baba, 5. Kasi mula dito na siya aabot. Kaya 5 lang yung ating sukat dun sa baba. So, ayan. Ito ay 11 inches. Ito naman ay 5. Ito na rin ang 5 inches. So, ayan. 5 inches. Ito naman 11 inches. Paganyan. Paganyan. Ito namang pinaka bottom niya ay 5 inches din 'yan. So, gupitin na natin. So, kapag kayo gagawa, siyempre may allowance 'yan tag 1/2 inch. Ito ay ano, fix ang aking ginawa. Kaya maglalagay ng allowance. So, ayan na. Lalagyan lagi natin ng ano ang pinaka
Hatiin, lalagyan natin ng so ayan. Ayan na yung pinaka-cups niya. So i-sharing nung paganyan. Ayan. So ayan na. Ito yung manggas. Ito yung pinaka-cups niya. So ito yari na ha. Ang tinatawag yan na bishop sleeve with cups. Kailangan may cups siya. Hindi pwede magkahiwala yan na wala siyang cups kasi paano yan. So, ayan na. Ang ating armhole ay 17.5. Yung ating bicep ay 11.5 plus 2. So, 13.5. Yung ating length ay 18.5. So, ayan. Bali, ang finish niya, kapag siya ay na gupit-gupit mo na at na-i-adjust mo siya sa gupit, 13 siya. 13 yung ito. 13 inches. So, bali 26 inches kapag ibinuka mo. So, yan. Yan, gagawa rin ako niya ng tela, yari ng manggas. Kapag ako'y nakatapos na ng tutorial ng manggas, so, gagawa ako ng sa tela yan. Isang video siya na lahat ng aking ginawang manggas. A pattern na ginawa nating pattern na manggas, ay gagawin ko lahat ng ano yan, ng tela na siya. So, hanggang dito na lang. Hopefully, meron kayong natutunan sa aking pagtuturo. Thanks for watching. God bless us all. Bye-bye.